Will you calm down? I'm not ready for a Kodak moment here. Simple lang ang nangyari. Bago pa umalis si Don Ismael, inutusan na niya sina Lucas, Noah, ang asawa mo at ang asawa ko, na humanap na mapapang-asawa sa loob ng 7 buwan. Naghanap sila. Ikaw ang nahanap ni Albert. Hindi siya nakapagsalita. Maya-maya ay umiling-iling na tumayo na siya. Niloloko siya ng babaeng ito. Oo, at sinabi na ni Albert, nakakatuwang mag-isip ang matandang Don. Pero hindi naman siguro aabot sa puntong uutusan nito ang mga alaga nito na humanap na mapapang-asawa. Hindi lamang matanggap ni Cassie na may iba na si Albert. Cassie, mawalang galang sa'yo. Pero sana mahalin mo na lang si Bernard. Huwag ka nang gumawa ng ganitong kwento. Hindi ka man lang ba nag-isip kung bakit pinakasalan ka kagad ni Albert? Hindi, dahil mahal niya ako. Alam ko. Kahit mahal ka ng isang tao, hindi pa rin normal. Lalo na sa katulad niya na magpakasal ka agad. Kahit ano pa ang sinabi nito ay iniwan na niya ito. Bago siya tuluyang makalabas ng kantina, ay may pahabol ito sa kanya. I will prove it to you, Akira. Just wait and see. Don't tell him yet. Let me prove it first. Nagtuloy-tuloy na siya sa paglabas. Inis na inis man siya ay aminado siyang may epekto sa kaniyang sinabi ng babae. Kaya nang makita niya si Albert sa bahay, ay parang nailang siya rito. Mukhang hindi nito napansin yun sapagkat abala ito sa computer nito. Kinabukasan, nasa eskwelahan siya nang magring ang cellphone niya. Hindi rumihistro sa screen ang numero ng tumatawag. Hello? Si Cassie to, makinig ka lang. Ano ba to? Makinig ka lang. Hindi na siya nagsalita pa. Sapagkat may narinig siyang nagri-ring na telepono. Nang mawala ang ring, ay tinig ni Albert ang narinig niya. Hello? Albert, Cassie here. What's up? Tila malamyang tugon ng kanyang asawa. Binibigyan mo pa rin ba ng problema ang kaibigan ko? Hindi ko alam kay Bernard kung bakit ikaw ang pinakasalan niya. Alam niyang ibang klase ang ugali mo. Hindi mo pa ba alam ang dahilan? Kailangan niya ng asawa noon at wala siyang makita. Tulad mo rin. Well, I have found my wife. And she's not like you. Mabait siya. Kaya nga naaawa ako sa kanya na hindi niya alam na kaya mo lang siya pinakasalan ay dahil kailangan mo ng asawa na ihaharap kay Don Ismael. I don't like the tone of your voice, Cassie. Don't you ever tell her that, you brat. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin. Ano ba ang plano mo sa kanya? Hindi ka ba nagigilty? Ikaw na rin na nagsabi na mabait siya. What do you care? I just want to know. Answer me or I'll tell her. Kapag nagkahiwalay na kami, hindi siya malulugi. I will give her a big amount of money. Satisfied? No. You should tell her, Albert. Huwag kang makikialam sa diskarte ko. May himigan na ang pagkapikon ng kanyang asawa. Asawang wala palang pagmamahal sa kanya. Alright, give me an omega and I'll shut up. Damn you. I want it by tomorrow. Bye-bye. Narinig niya ang pagbaba ng telepono. Nagsalita si Cassie. Are you still there? Akira? Akira? Oo. Halos bulong na lamang yung lumabas mula sa kanyang mga labi. Mahirap magsalita kung ganong panay ang tulo ng mga luha niya. Paano nangyari na ang katuparan ng pangarap niya ay nauwi sa isang ganong kasamang pangyayari? I'm sorry, you had to find out. Hindi ko lang talaga matiis. Galit ka ba sa akin? Hindi, sige na. Salamat na lang, Cassie. Ipinulsa na niya ang kanyang cellphone. Buong maghapong halos wala siya sa sarili. Parang may isip ang mga paa niya na nagtutungo lamang sa mga silid-aralan niya. Ang isip niya ay nasa kung saan sa ang bagay. Masyadong maraming isipin ang laman ng ulo niya na hindi na niya alam kung saan magsisimula. Isang klase niya ang hindi niya nagawang pasukan. Para siyang natauhan at humanap ng pwestong walang makakakita sa kanya. At doon ay umiyak lamang siya nang umiyak. Ang sama-sama ng loob niya. At ang sama ng loob ay nauwi sa galit. Ginamit lamang siya ni Albert. At ang kapal na mukha nitong isipin, hindi siya lugi. Dahil bibigyan naman siya nito ng pera pagkatapos ng lahat ng yun. Ngayon niya naaalala ang mga pangyayari sa pagitan nila. Kung bakit bigla na lamang itong bumait. Kung bakit nanligaw ito. Ang akala niya ay isang pangarap yun na natupad. Kabaliktaran pala. Kaya pala may kutob siya na hindi mawala-wala.
Kaya pala sabay-sabay silang nagpakasal. Kaya pala parang nanlamig na ito pagkatapos nilang maikasal. Ang daming kaya pala. Parang gusto niyang makausap ang magaling na asawa niya at sabihin ditong maghiwalay na sila. Pero naisip niyang siya ang talo kapag ginawa niya yun. Tinawagan niya si Cassie at kumonsulta rito. Ano ang pwede kong gawin para makagante? You came to the right person. I know exactly what to do. Hindi masyadong nagustuhan ni Akira ang planong naisip ni Cassie. Parang lalabas kasi roon na mukhang pera siya. Hit it where it hurts. Iyon ang sabi nito. Ang pinakamahalaga raw kay Albert ay walang iba kundi ang assets nito. Kailangan daw na yun ang kunin niya mula sa lalaki. Hindi siya sang-ayon doon. Isa pa, gaano lang kalaki ang maaari niyang makuha kung yun ang gagawin niya. Ngayon ay alam na niyang kahit ilang milyon pa ang makuha niya kay Albert ay parang tinga lamang yun dito. At sino ang makapagsasabi kung magkano pala ang nakalaang ibigay nito sa kanya? Baka ang makukuha niyang halaga ay yun din ang balak nitong ibigay sa kanya. Paano nito madarama ang galit niya? Habang tumatagal ay lalo siyang nakakadama ng galit kay Albert. Isang buwan na mula nang malaman niya ang plan nito. At sa loob ng isang buwan na yun, ay iminulat niya ang mga mata niya. Ginawa niya ang uri ng pag-oobserba na hindi niya gagawin kung hindi niya alam ang totoo. Ang cellphone nitong dati ay hindi niya pinapakalamanan, ngayon ay palihim na tinitingnan niya sa tuwing hindi nito alam. At napansin niyang kapag dumarating ito sa kanila, ay parating naka-silent mode yun. Yun pala ay sandamakmak ang mga babaeng nagpapadala ng text message dito. At ang iba sa mga yun ay nire-replyan pa nito. Ang kwento sa kanya ni Cassie ay nuknukan pala ng pagkababaero ang magaling niyang asawa. Noon daw may relasyon pa ang mga ito, ay ilang babae ang inaway nito dahil sa paglalandi kay Albert. Talagang nagsinungaling sa kanyang lalaki at siya namang tatanga-tanga ay naniwala sa mga pambobola nito. Ang laking tanga niya. Para maniwalang wala pa itong naging nobya na sineryoso nito. Na kung tutuusin, nakikipag-date man ito sa iba, ay siya ang kauna-unahang naging opisyal na nobya nito. Ang tanga-tanga niya na may nalalaman pa siyang nauunawaan niya ng lubos ang katwiran nito. Kung totoong mahal siya nito, dapat ay sinabi nito sa mga nagtetext dito na may asawa na ito, na masaya na ito sa buhay nito ngayon. Ngunit hindi. May isa pang nagtext dito na nagyayayang makipagkita rito. Ang reply nito ay busy raw ito. Mukha namang wala itong nasabi ni isa, nakakatagpuin ito. Ngunit baka naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon. Siyempre ay malaki ang possibility na mangyari yon, lalo na't malinaw ritong pinakasalan lamang siya nito dahil kailangan nito na mapapang asawa. Naitanong na niya sa sarili, gayon din kay Cassie, kung bakit siya pa ang napili ni Albert kung mukhang marami namang babaeng may gusto rito. Ang tugon ni Cassie sa kanya, masakit mang tanggapin, malaki raw ang matitipid ni Albert sa kanya at wala pang magiging problema ang lalaki na maghahabol siya. Yun daw ang naiisip nitong dahilan. At sa isang banda ay umaayon siya roon sapagkat kung hindi niya nalaman ang lahat, malamang na sa paghihiwalay nila ni Albert ay hindi siya tatanggap ng anumang malaking halaga mula rito. At malamang na hindi rin siya maghahabol pa. Lalo na at pera ang pinag-uusapan. Hindi siya materyosang babae. Siya siguro ang pinakamalayong maging ganun. Sanay siya sa mga munting bagay lamang sa buhay niya. Hindi siya kailanman naghangad ng isang marangyang-marangyang buhay. Kung naghangad man siya ng material na bagay, yun lamang sapat para maging maalwan ng konti ang buhay niya. Ang pinakamalaking pangarap na niya noon ay ang magkaroon ng maliit na bahay at magandang trabaho. Kapag pinalad siya, mas maganda kung magkakaroon siya ng maliit na negosyo nang sa ganoon ay may sarili siyang oras upang makapagsulat. Payak lamang ang mga pangarap niya na kahit noong pakasalan niya si Albert ay hindi tumaas. Ang hinangad niya na magpakasal sila ay ang makapagtapos siya ng pag-aaral nang sa ganoon ay mas bumagay siya sa mundo ng kaniyang asawa. At kahit nang maging malinaw sa kanya ang ranya ng buhay nito, ay para pa rin siyang nag-aalangan na gumasta ng malaki. Sa katunayan, ang tatlong credit cards at dalawang debit cards na ibinibigay nito sa kanya ay hindi pa niya nagagamit.
tama na sa kanya ang pagkuha ng konting halaga sa ATM account niya bilang pambaon niya sa araw-araw at tinitipid pa niya yun. Nangihinayang nga kasi siya sa pera. Parang hindi siya masasanay sa paggastos ng ganun na lamang. Kaya ang plano ni Cassie ay napagdesisyonan niyang kulang na kulang. Ganun na lamang ba yun? Kukunin niya ang isang bagay na sagana kay Albert at makakaganti na siya? Hindi. Baka magtawa pa ito sa kanya. Ang kailangan niyang ganti ay katapat ng ginawa nito sa kanya. Kailangang mailagay niya ito sa sitwasyon na pinaglagyan nito sa kanya. Yung walang kamalay-malay ito sa totoong nangyayari. At kapag nalaman nito ay labis na mabibigla ito at labis na magagalit. Ang masakit sa kanya, sa lahat na natuklasan niya ay ang katotohanang wala siyang masamang binalak dito. Malinis ang konsensya niya. Minahal niya ito nang walang hinihintay na kapalit. Hindi man lamang ba nito nakitang malinis ang puso niya? Marahil ay nakita nito. Naging malinaw rito yon at yun mismo ang dahilan kung bakit siya ang napiling mapalad na mapang-asawa nito. Nagagalit siya sapagkat para siyang isang bagay na pinlano nitong gamitin. At mayroon pa itong opinyon na wala itong dapat ika-guilty dahil hindi naman daw siya malulugi sa lahat ng yun. What's wrong? Ilang araw ka nang palaging tahimik? Sabi ni Albert sa kanya na tinabihan siya sa kama. Ilang araw na niyang iniiwasan na magkatabi sila. Sa tuwing hahagkan nito ang balat niya, ay nagkukunwari siyang masama ang pakiramdam o pagod na pagod. Nahihirapan kasi ako sa school. Pagsisinungaling niya. Ang tagal kong nabakante kaya medyo hirap akong bumalik. Relax, you can do it. Parating ganyan ang sinasabi mo. Akala ko bilib na bilib ka sa akin. Yun pala wala ka talagang pakialam. Kapal na mukha mo. Nananahimik ako kinama ng Brenda. Dinala mo ako rito para lang ganituhin. Ang hirap kasi nakakapagod. Okay, just take it easy. Sige, magpahinga ka muna. Hinagkan ito ang kaniyang noo at nahiga na sa tabi niya. Nang tulog na ito, ay pinagmasdan niya ito. Hinayang na hinayang siya sa samahan nila. Kung sana ay hindi nito ginawa yun sa kanya, siguro ay magiging maayos pa ang paghiwalay nila. Ang lahat ng plano ni Akira ay tanging si Cassie lang ang nakakaalam. Kailangan niya ang babae upang maisakatuparan ang lahat ng yun. Mukha namang mapagkakatiwalaan niya ito. Nang sabihin niya rito ang plano niya, ay mukhang labis na nabigla ito. Mukha raw masyado siyang nagalit. I've created a monster. Sambit nito habang nakatingin sa kanya. Hindi, dapat lamang naman sa kanya to. Hindi pwedeng manggagamit siya ng tao pagkatapos wala siyang aasahang magiging kapalit. Kung yan ang plano mong gawin, kailangan mo na isang taong makakapag-arrange ng ganyan. At ako yon. I won't let you do that on your own. Salamat, Cassie. Pakipaliwanag sa akin ang mga detalye. Ganon nga ang ginawa niya. Simple lang ang plano. Unti-unti ay kailangan makahalata si Albert na may ginagawa siyang kalokohan sa likod nito. At ang pinaka-climax ng lahat ay kapag nalaman na nitong totoo ang mga nagiging hinala nito. Kapag nahuli na siya nito sa akto na may kasamang iba at malalaman nitong ang perang kinukuha niya rito ay sa iba niya ginagasta. Gusto niyang masaktan din ang damdamin nito. Doon niya titirahin ito sapagkat doon siya sinaktan nito. Masyadong impersonal ang pagganti niya kung pera lamang nito ang kukunin niya. Kung sakali man, ay ayaw na rin niyang maghabol sa anumang husgado. Ang gusto niya, kapag nakaganti na siya, ay matatapos na sa kanila ang lahat at magtatapos yon na may maiiwang sakit dito, gaya ng ginawa nito sa kanya. Maaaring hindi mismo ang damdamin nito masaktan, pero natitiyak niyang magdurugo ang ego nito. May kakilala ka bang pwede kong gamitin? Ako na ang bahala doon. Nagkasundo sila ng babae. Bilang ganti ay inilibre niya ito mag-shopping. Panay ang reklamo nito sa kanya na hindi raw ito binibigyan ng pera ni Bernard. Mabuti na lamang daw at naroon siya. Nang umuwi siya, ay sinalubong siya ng nakakunot noong si Albert. Where have you been? Ngumiti siya rito. Nag-shopping ako. I see. Mukhang nakakaibahan ito. Nauunawaan niya ito. Hindi tipikal sa kanya ang gabihin, lalo na kung pagsha-shopping ang dahilan. Hindi mo ako naisip na yayain. Tumawa siya. Tawang tila binaliwala ang sinabi nito. Kasama ko ang mga schoolmates ko.
Masyadong bata ang mga yun. Baka hindi ka maging komportable, kaya hindi na lang kita niyaya. Ngumiti na rin ito. Well, it's nice to know you're enjoying school. That's part of school. Why don't you invite your new friends over? Saka na lang siguro. Tumangoy ito. Ang akala niya ay tapos na ang usapan, ngunit ang kumakain na sila ay panay pa rin ang tanong nito sa kanya. Ano-ano raw ang pangalan ng mga kaibigan niya? Baka raw kakilala nito ang mga magulang ng mga yun. Saan-saan daw sila nagpunta? At ano-ano raw ba ang napamili niya? Sa Glorieta lang kami, kung ano-ano lang ang binili ko. Pasensya ka na ha, nagamit ko ang credit card. It's okay. Kaya ako nga ibinigay ang mga yun sa'yo. Tinamisan niya ang pagkakangiti niya rito. Sinabi niyang napagod siyang mamili at kailangan niyang matulog kaagad dahil maaga pa siyang gigising kinabukasan. Ang akala niya ay naunawaan na nitong diretsyo na siyang matutulog. Ngunit kung kailan nakahiga na siya, ay saka naging mapangahasa ang mga kamay at labi nito. I understand you must get up early tomorrow. But honey, I couldn't sleep so please help me out. Pagod ako eh. No, you're not. Tinatamad ka lang. I promise, you don't have to do anything. Just lie down and let me take care of the rest. Tatanggi sana siya ngunit hinagkan na nito ang mga labi niya. Ang mga kamay nito ay sinimulang pag-initin ang katawan niya. Totoo ang sinabi nito. Wala itong hiniling na anuman sa kanya. Ang tanging kinailangan niyang gawin ay ang pagbigyan ang mainit na halik nito. Ang pagtikim nito sa kanyang balat. Pumikit na lamang siya. Madaling kinalimutang mayroon siyang lihim na plano sa likod ng isa't isa. Madaling kalimutan na galit siya rito, lalo na at natuklasan niyang nangungulila na rin pala siya sa mga haplos at halik nito. At kung nang mga nakaraang araw ay hindi siya mapagkatulog sa kakaisip sa sitwasyon nila, ngayon ay hindi na niya namalayang nakatulog na siya. Nang magising siya kinabukasan, ay naunawaan niyang sa kabila ng ginawa nito sa kanya, ay nananatiling nakakadama siya ng security sa piling ito. Isang malaking palaisipan sa kanya kung bakit ganun gayong alam na niya ang katotohanan. At masakit para sa kanyang tanggapin na sa loob lamang ng ilang buwan ay magkakahiwalay na sila. At kapag nangyari yun, ay malamang na hindi na sila magkita pang muli. Malamang na kapag nagkahiwalay sila, ay mangyayari yun na mayroon itong galit sa kanya. Yun ang plano niya. Bakit kahit yun na ang pinal na desisyon niya, ay may mga ganong pagkakataon pa rin mabigat yun sa kanyang dibdib. Gayong alam niyang hindi karapat dapat si Albert, sa debosyong handa sana niyang ibigay rito ang buong buhay niya. Itutuloy kaya ni Akira ang plano niya? Ano kaya ang mangyayari sa relasyon nila ni Albert? At dito na po nagtatapos ang ika-anim na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.